samantala nagsagawa ng demo drill ang mga ahensyang kalahok sa pagsiguro ng kaayusan at kaligtasan ng mga dadalo sa sentenaryo ng Iglesia ni Cristo. Narito ang report ni Bench Bondo. Handa na ang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagdiriwang ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo sa Hulyo 27. Kaugnay nito, nagsagawa ng general formation ang nasa 2,000 miyembro ng Metro Manila Public Safety Legion na binubuo ng mga constables at rescuers. Partikular na tututukan ang pagsasaayos ng trapiko at ang seguridad ng higit 1,000,000 mga kaanib sa sentenaryo ng makapangyarihang sekta ng relihiyon na gaganapin sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Ito po ay para mabigyan kaalaman na rin yung ating mga kababayan na hindi pupunta roon, na hindi kasali roon, kung ano mangyayari sa mga lagusan, provincial roads, municipal roads, at maging ang ating NLEX. Nagtalaga na rin ang Task Force Centenario na punong abala sa okasyon ng gagawing parking area ng nasa 10,000 bus at higit 2,000 van at pribadong mga sasakyan na maghahatid sa mga miyembro ng INC na dadalo sa okasyon. Bunsod nito, pinapayuhan ng mga motorista na iwasan ang mga naturang daan mula Hulyo 27 hanggang 28 at sa halip ay gumamit ng mga alternatibong ruta upang makaiwas sa mabigat na trapiko. 500 traffic personnel din ang ide-deploy ng MMDA upang umalalay sa mga dadalong kaanib ng INC at sa iba pang mga motorista. Katuwang nila dito ang mga elemento mula sa PNP Region 3 at Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines. Magbubukas naman ang North Luzon Expressway ng zipper lane para sa mga sasakyang pa-northbound upang madaling makadaan na mga ito sa lugar at di makaapekto sa lagay ng trapiko. Ipatutupad din ang isang organisadong dispatch system kung saan 200 buses lamang kada 30 minuto ang maaaring pumasok at lumabas sa bawat exit ng North Luzon Expressway papunta at pauwi mula sa Centenario. Maaari namang i-download ang Centenario application na inilunsad ng MMDA upang ma-monitor ang lagay ng trapiko sa mga lugar na malapit sa Philippine Arena kung saan gaganapin ang pagdiriwang ng Centenario ng INC. Naka-alerto na rin ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan para sa okasyon. Kasunod nito, idiniklara namang holiday sa Bulacan ang araw ng Lunes, Hulyo 28 upang bigyang daan ng mga iba pang aktibidad matapos ang Centenario ng INC. July 25, magpo-full deployment po kami and we will be accounting all our personnel around 12 noon ng July 25, kung saan naka-establish na rin po even yung mga command post ng mga respective police stations sa mga parking areas kung saan around more than 10,000 buses are expected po. Paano naman yung mga estudyante na gustong pumasok sa eskwelahan, yung mga professionals na patungo sa kanilang trabaho? So ang nais natin dito ay huwag masyadong magkaroon ng maraming traffic and congestion. At siyempre yung kinabukasan nito, nais nating linisin naman yung lugar. So iyon ang dahilan kung bakit na nais nating ideklara yung July 28 as special holiday only for Bulacan. Kaugnay ng pagdiriwang umaga pa lang ng Sabado, Hulyo 26, bubuksan na ang Philippine Arena para sa mga dadalong kaanib. Isasara naman ito alas 9 ng gabi sa parehong araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bench Bondo.